Dinali namin, guys, si Luna sa vet. So, ang mata ni Luna ay mapula. Ayaw ipakita ni Luna. Ayan, guys, mapula. Ayan, magbibihis ang aming bebe lab. Bibihis na bibi kasi magpapacheck up tayo. Ano? Ayan, ang ganda naman ng damit ng aking baby. Aalis kami. Talaga naman. Ayan, ang ganda, oh. Doon ka na lang sa car mag-diaper. Ha? Ay, ang ganda naman ng damit ng aking Luna. Tingnan nyo, guys. Oh, ang ganda naman. Ayan, magpapacheck up lang yan. Ang ganda ng damit. So, ayan, let's go na. Ito yung mga bag ng aking mga dog. At ayan, ang mga dala-dala ko, guys. Ayan, nakaready na. Tsaka itong record ni Luna, kailangan kong dalhin. So, ang aking mga bebe, hindi kayong kasama, bebe. Dito lang kayo. Andito si ate, ha? Dito lang muna kayo si Luna lang kasi pa-check up ko. Ano, bebe ko? Ha, hindi muna kayo kasama. Dito na kami sa South Valley Veterinary Clinic. So, wala kaming parking, guys. Ayan, magwi-waiting kami dito. Walang parking. Alit lang kasi nung space nila sa harap. At Luna! 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 Bibi, ayaw mamansin. Harap ka dito, bibi ko. Dali. Harap ka dito. Lunlun! Masakit ba yung mata mo, bebe? Masakit? So, bababa ako, guys, kasi paayos ko yung nakapark na sasakyan nakatagilid para makapasok kami. Kakausapin ko yung may-ari ng sasakyan. 5 minutes later. Patayin yun ang ano. Patayin, baby, ng mata. Pogi! Ha? Tinitingnan niya na yung Pogi. Nagtitinginan sila yun, ha? Naku po, ang pula-pula ng mata ng baby na yan. Ilagyan ko ng mini electric fan si Luna. Waiting kami dahil may inooperahan pa si Doc. Ayan, guys, medyo naiinip na si Luna at inaantok. So ang time na, guys, is 4:51 ng hapon. Umalis kami sa bahay ng mga 2 o'clock. Ganun katagal kaming naghintay. So naandito na kami kaya ayan, tiis-tiis lang sa paghihintay. Nakakatuwa si Luna, para talaga akong may kargang sanggol. Ang cute sa suot niyang damit. More moments later. Natapos na ang check-up, so pauwi na kami at inabot kami ng traffic. Inabot kami ng gabi, guys. Ayan, pagdating namin, pinakain ko na agad yung mga dog dahil gutom na. So, eto, guys, ang nireseta ni Doc, isang antibacterial tsaka isang panglinis ng mata. So, ang brand nito ay Eye Care. Eto naman, guys, ay Consac. Ayan. Ang result ng check-up namin kay Luna is nagkaroon lang siya ng infection. Ang sabi ni Doc, pwedeng nadumihan yung mata, nagkaroon ng alikabok or something na ganyan na pumasok sa mata niya. So, thanks God kasi infection lang yung meron sa mata ni Luna. Kala ko kasi cherry eye. So, ang cherry eye ay walang gamutan kundi inooperahan, guys. And then, ang nakalagay dito sa reseta niya is 14 days na gamutan. So, baka maubos itong gamot na ito sa kanya. So, kahit okay na yung mata ni Luna, basta sinabi ni Doc na 14 days, sundin natin yun para tuloy-tuloy nang gumaling. So si Luna ay ando na, guys, sa taas, natutulog na. So ngayon lang uli ako, guys, nakapag-vlog. Matagal-tagal na, buwan din. Ayan. Ang timbang pala ni Luna is 5.4 kilogram na siya. Grabe, mabigat na, ha? Iisa lang kanina yung doktor. May inoperahan pa kanina si Doc, kaya medyo natagalan talaga. So, yung aso daw ay nabangga at nagkaroon ng injury sa kanyang dalawang paa. So, naka-bandage, guys, nung nilabas dun sa operating room. Kanina, kwento ko rin sa inyo, guys, kasabay namin magpapacheck up yung kanyang pusa ay inabutan ng dun mamatay sa clinic dahil nagkaroon ng virus late nang dinala ng or parents niya. Parang malala na, guys, bago dinala dun sa clinic. So, dun na siya inabutan. So, nakakaawa yung per parents kasi iyak ng iyak. Ayun, nakakalungkot, diba? So, katulad nung case ni Luna, kahapon lang siya nagkaroon ng mapulang mata. And ang sabi ng husband ko na ipa-check up kasi baka lumala. So, ayun, dinala ko agad kanina. Good morning, guys! So, today is November 3. Hinihintay ko, guys, yung Anay Demolition Squad. Sila yung magti-treatment ng aming bahay, loob at labas. So, lalagyan nila ng lason para kontra sa anay. So, ang kagandahan nitong Anay Demolition Squad is babalikan nila after 6 months.
So, ganun kaganda. Wala nang bayad yun. 2 years warranty. Then, nakapromo sila, guys, ng 6,950. So, inavail ko, guys, yun. At ayun, guys, kung interested kayo sa kanila, maglalagay ako dito sa akin yung screen ng kanilang Facebook page. So, ano na lang, mag-message na lang kayo sa kanila at hindi sila humihingi ng down payment. So, kapag may isyung pera at hindi pa naiisprehan yung inyong bahay ng lason, kontra sa anay, ay iyon ay scammer. So, sila ay hindi humingi ng down payment. So, ang process nila is, after na treatment ng bahay, saka sila hihingi ng bayad. So, ayun guys, parating na raw sila. So, yung cabinet ko guys, ayan, kagagawa lang yan. So, nagkakaroon na siya ng anay. So, mahal din ang paggawa ko niyan, kaya kailangan kong agapan. Kasi, uubusin na naman yung kahoy na yan. Ayun, kinakabahan talaga ako. Matagal-tagal na rin ito guys na hindi na lagyan ng lason sa anay. Siguro guys is 2013 kami lumipat dito. So ganun na katagal at 2024 na ngayon. Ayan. So kailangan talagang agapan. Ang gagawin nila guys, mag-i-spray dito sa cabinet. Ayan, i-inject nila yung lason dun sa mga butas na pwede nilang gawa ng paraan. At saka yung mga saksakan yung mga outlet guys ng kuryente. Tatanggalin nila yon kasi maglalagay din sila ng lason doon. Lahat ng saksakan dito sa baba. Kasi alam nyo naman guys, ang anay ay dito lang na mamahay sa baba. So, ayun. Pati sa labas, mag-i-inject sila ng lason at mag-i-spray. So, ipapakita ko na lang sa inyo guys mamaya ang ilang detalye ng kanilang paglalason dito sa aming bahay. So, ayun. A few inches later. So, hi guys! Dumating na ang Anay Demolition Squad at tinatahulan itong aking mga batuta. So, binababa lang guys ang aking mga gamit sa cabinet dahil mag-i-start na silang mag-spray at mag-inject ng lason. Mga buhay pa? As you can see, talagang binahaya na yung aming outlet dito sa kusina. Ayan, tingnan nyo may lupa-lupa guys. And then, buhay na buhay yung mga anay dito. So, di ba? Kailangan talagang proteksyonan ng ating bahay dito sa anay. Lahat ko lang aking mga batuta. Tingnan nyo ito guys, ayan, kagagawa lang yan. Talagang pinasok na ng anay yung loob. So, ang sabi sa akin guys, ibababad ko sa lason. And then, bago ko ibalik, para mamatay yung nasa loob. Hindi pa alam ko kasi ang buhay. So ayun guys, dito na kami sa labas at sinasamahan ko sila. Nag-i-inject na sila ng lason, lambot ng lupa. Ulo. Expect na natin guys na kapag tayo ay nasa bukid dahil itong lugar namin ay palayan before. So expect na natin na talagang merong anay. Palayan natin yung anay sa bahay. Oo, sige, good yan. Nahanap yung Reyna. Yung okay. Pero ito bang kahoy lang po ito na nakakapal? Bulok. Ito yung mga yun. Ayun, mga itlog. Grabe. Ayun yung tinatawag na itlog. Ito pa mga itlog. Tingnan. Labo lang mata ko. Ay, oo. Dami. Isprehan nyo para mamatay, ha? Opo. Baka pumasok kayo sa bahay namin. Grabe, no? Dami. Ay! Dami. Tataba. Yan lang itlog. Ah, ganyan pala itlog niyan. Mm-hmm. Ibig sabihin, nandiyan yung Reyna. Wala. Hindi pa ako nakakita nun. Tapos yung malaking-malaki. Sa kahoy lang po ito. Colony lang po nila. Kasi parang may naputol nga pala dyan ano. Sa mga kahoy. Oo. May naputol na kahoy dyan. Habang nag-i-inject sila ng lason dito sa anay at napansin ko guys itong aming wall ang dami ng crack. Kaya pala may tagas na sa loob. Ang dingin siya galing. Kanan.
namahay din dito sa puno ng mangga. Oh, sorry. Ayan, dami. Saan ba? Dami. Pero hindi niya kinakain. Hindi niya kinakain yung puno. Kakainin po niya. Hindi, sariwa pa eh. Pero kakainin niya. Pag hindi kasi pinatay yan, pwedeng gumapang pa yan. Big, matigas. Okay. Pero sariwa pa yung puno niya. Opo, yung hindi pa puno kinain yung puno. Gumagawa pa lang po sila. Ahas po. Ahas na tulog. Yung ano yung plating. Madaming ahas dito. Dito. Wala, hinahanap yung Reyna. Pero minsan nakaka-jackpot kayo, di ba? Mga pulso pong malalaki. Sa pulso talaga, mamaya dito pulso yan. Oo. Doon yung nakukuha. Solonik. Mga ilang nila. Guys, paalis na. Demolition squad. Ay, natapos na silang gumawa. So, si Kuya Ronald. Ronald, mahal yan. So, ingat na lang po kayo. Salamat. Tawad lang kayo. Ilalagay ko na lang sa ano ha, sa screen. Yung mga contact number nyo, information. After matreatment nitong aming bahay, agad-agad akong naglinis at baka madilaan guys ng aking mga batuta yung mga lason na nasa sahig. So pag nadilaan guys ng aming mga batuta yon ay nagtatai daw ang aso. Kaya agad kong nilinisan yung aming flooring tsaka itong cabinet na kanilang inisprayhan. So ayun, magiging kampante na ako guys dahil ayan, napatay na yung anay. Meron ng protection ang aming cabinet at ang aming bahay. So pang 2 days na ngayon guys at eto yung mata ni Luna. Wala pa rin pagbabago, guys. Ayan, umapula. Ha? Oo nga eh. Ayan. Mapula siya. Oh. Aglit nga. Lalagyan ko ngayon ng ano. Sana nga talaga madala ng gamot ito. Isa pa. Papataka natin. Ayan. Ay, malaglag ka, baby ko. Naataras. So, pag hindi talaga gumaling sa gamot si Luna, mag-second opinion ako guys sa ibang doktor, sa ibang vet. Ayan o, mapula. Nakukot niya yung kulay puti. Ayan, nakukot niya. Close up mo anak. I-close up mo anak. O ayan, nakukot ng ano, pula yung puti ni Luna. Pati nga, baby ko. O ayan, mapula o. Parang walang pagbabago eh. I-continue muna natin, obserbahan muna natin. Ano? O, sa baba na, dali. Si Luna naman ay masigla ngayon. Masigla ang baby ko. Ayan. Ang baho na ng aking cookie. Dapat maliligo ngayon itong mga batuta na to. Hindi ko nalaliguan. Busy si mama. Ay, talaga. Paamoy nga. Ay, ano ba yan? Ang amoy ng aking cookie. Sa baho ng aking baby lab. Ano, ligo kayo, ligo. Ay, naku po. Ang aking mga baby lab. Bukas na lang kayo maligo, baby ko ha. Tamang ano na muna kayo, powder. Ayan. So, ayan, gumagamit guys ako nitong Royal Tail kapag hindi ko sila napapaliguan. Binubudbud ko lang guys ha. Kanilang katawan. Ayan, patami na bibig ko. Ay, abango na uli ng aking cookie. Parang amoy paligo na.
Ayan. Di ba? Ay, nanay, bundo pa wala ng aking bubi na yan. Pamay ko ulit. Bango na. Amoy bulaklak ng baby ko. Bango na nga ng aking baby na yan. Hindi na amoy ano, maasim. halika na, si ano naman, si Luna naman. Halika dito. Bart, halika dito. Si Bart naman, dali. Halika na. Dali. Bubudburan ko kayo. Ba't may buhol ka na naman dito, baby ko? Ayan. Hindi naliguan aking mga baby love na yan. Kaya tamang, ayan, tamang budbud na muna. Ayan. Ito, hambang ko na ng aking baby loves na yan. Hambang ko na, bukas na kayo maligya na. Halika dito, Luna. Ito naman, Luna. Luna, halika dito. Baby. Dali. So, ayan guys, hanggang dito na lang ang aming video. Thank you for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe. Thank you for watching. Bye! Mwah!